Gandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa ating channel. Pag-usapan po natin ang isang pinaka-importante sa ating kalusugan. Ito ay ang kidney. Ang kidney ay isang mahalagang parte ng katawan ng ating katawan. Dahil ito ay naglalabas ng toxin o lason sa ating katawan. Ibinabasura nito ang mga waste product sa ating katawan. At inaayos din ito ang blood pressure sa pamamagitan ng pag-regulate ng dami ng dugo at asin sa katawan. Tayo'y nilalang ng Diyos na mayroong dalawang kidney para malakas ang pwersa sa paglabas ng toxin sa ating katawan. At alam nyo ba na ang kidney ay isa sa pinaka magandang makina sa buong mundo? Bagaman ito ay maliit, ngunit napakalakas, napakaganda ng pagkakagawa ng Panginoong Diyos. Perfect machine ang kidney natin. Sa mga nagdaang taon, ayon sa mga eksperto, ay dumadami ang nagkakaroon ng kidney failure, sakit sa bato, dito sa atin sa Pilipinas. Mayroon ng 50,000 affected patients. Ngayon ay alamin natin ang sintomas ng kidney. Dahil ito pala ay mahirap matukoy. Ang mga sintomas ng bato ay magkakaiba. Sa bawat tao, depende raw ito kung ano ang sakit, ano pa ang sakit ng pasyente at kung gaano ito kalala. Sa simula, ang sintomas ay karaniwang hindi tukoy. Kaya mahirap ang sakit na ito. Ang pangkaraniwang sintomas ng kidney ay ang pamamaga ng muka, tiyan at ang paa. Kita na nakikita sa may sakit sa bato. Ang pamamaga ng talukap ng mata ay isa ring napapansin. Ayon sa eksperto, ang pagkasira ng kidney ay pangkaraniwan at mahalagang dahilan ng pamamaga. Tandaan na hindi lahat ng pamamaga ay dulot ng kidney failure. Maraming pamamaga ang kidney kahit normal ang trabaho nito, function. Isang halimbawa nito ay kapag mayroon tayong nephrotic syndrome. Ito ang mga sintomas ng kidney failure. Walang gana sa pagkain, nagduduwal at nagsusuka. Ang pasyente ay nawawala ng ganang kumain dahil sa kakaibang panlasa nito at isa sa problema ay mayroong kidney failure. At habang lumalala ang sakit sa kidney, ay tumataas ang antas ng dami ng lason o toxin na nagdudulot ng sintomas tulad ng pagsusuka at minsan ay pagsisinok. Mataas na presyon ng dugo. Madalas sa mga pasyenteng may kidney failure ay may mataas na presyon ng dugo, pamumutla at panghihina. Panghihina sa buong katawan at mabilis itong mapagod. Hirap makapag-isip ng malalim. Mayroon ding pananakit sa likod at mga katawan maging ang
pangangati ng binti. Hirap sa pag-ihi. Madalas ay kaunti ang ihi ng na nararanasan. Mahapdi ang pag-ihi at malimit. Minsan ay ang pag-ihi ng dugo o nana ay mga sintomas ng infection o daanan ng ihi o urinary tract infection kung tawagin. Pagbabara ng normal na daloy ng ihi ay maaring magdulot ng paghirap sa pag-ihi. Kapag matindi ang malaki ang bara sa daluyan ng ihi, ay maaaring hindi makaihi ang pasyente. Kahit mayroon ilang sintomas, ang pasyente ay hindi nangangahulugan na siya ay may sakit sa bato. Kailangan kumonsulta sa manggagamot upang matukoy na mabuti kung mayroong sakit sa kidney. Mahalagang malaman natin na may mga sakit na delikado na walang nararamdaman o sintomas ang pasyente. Importante sa ating kalusugan ang proper diet. Kumain tayo ng gulay at prutas. Piliin natin ang gulay at prutas na ating bibilihin dahil maraming gulay ngayon at prutas na puno ng chemicals. Paano ba natin may iwasan ang sakit sa bato? Unang-una ay iwasan natin uminom ng soft drinks, lalo na kapag malamig. Siyempre, hindi masarap ang soft drinks kapag hindi ito malamig. Kaya ito dagdag din pasakit sa ating kidney. Matamis at malamig ang ating iinumin, lalo na kapag tayo ay pagod. Ang sasakyan, ang makina ng sasakyan, kapag galing sa biyahe at binasa mo o tinubigan mo, binasa mo yung makina, yan ay kakatok. Ganyan din ang ating kidney. Kaya iwasan natin ang pag-inom ng malamig at matamis na mga inumin. Iwasan ang maalat na pagkain. Kadalasan ay maalat ang ating pagkain mga Pilipino. Lalo na sa aming mga Ilocano, yung paggamit namin ng bagoong, yan po ay maalat. Ang pagkain, maraming pampasarap. Siyempre, gusto nating kumain ng masarap. Pero alam niyo ba, habang sumasarap ang ating kinakain, ay nasisira ang ating katawan. Dahil ang mga pampasarap na ginagamit nila ay masama sa ating katawan. Ang MSG, ang bitchin. Ang bitching ngayon ay hindi na masyadong uso dahil merong version ang ginawa. Merong ibang product na ginawa ang manufacturer na yan. Kaya kung inyo pong pagmamasdan, obserbahan, ay magkakaiba pero ang epekto niyan sa ating katawan ay parehas. Subukan nyo maglagay ng maraming bitkin sa pagkain ng aso. Marami pong nakakaalam nito sa atin. Noong araw, kapag tayo'y galit sa aso ng kapitbahay na namumurwiso sa atin, ay nilalagyan natin ng bitkin ang kanilang pagkain. At makikita natin sa umaga, patay na ang kanilang aso. Ganyan din po ang epekto ng bitkin sa ating mga tao. Yan po, iwasan natin ang mga masasarap na pagkain. Mga pagkain junk food. Ang junk food po ay maraming bitchin at maalat.
At ang victim pala ay mayroong tinatawag na addiction. Kaya na-addict tayo sa lasa niyan. At kapag tayo ay mayroong sakit sa bato, para hindi mahirapan ang ating bato, totally ay alisin natin o iwasan na natin ang pagkain ng karne. Dahil mabigat pong trabaho yan sa kidney. Maging ang mga processed meat